Makate, makate ka. Charot. Unang patak, tulong. So, huwag yung kalimutan pag pupunta kayo ng Japan. Libre niyo ako, charot. Kang uuwi lang, hindi mo to dala. Pag nakatulong talaga to, sinasabi ko, mag-hoard ako, charot. Pinuha ko kasi to kanina sa makeup kit niya. Ilan yun eh, parang mga 5 o 6 yata yung nakita ko. Hello everyone and welcome or welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel. So for today's video, excited ako i-share sa inyo lahat ng mga napamili ko sa Don Quixote Japan. Siyempre, charot lang. And then, hindi ako pumunta sa Japan para mamili sa Don Qui. It was actually my husband na pumunta doon. And siyempre, ginrab na namin yung chance para matry namin yung mga nagtitrend na Japanese beauty product or mga snacks doon. At ayun na nga, isa sa mga local beauty shop nila, yung Don Quixote, na ang dami talaga namin nili doon. So if you're interested at kung curious ka din kung ano yung mga nag-trend or mga must-haves bilhin sa Japan, then please keep on watching! So ito na nga yun, guys. Actually, konti lang to kasi yung iba hindi na nabili. Wala ng time si Dari. But okay lang. Siyempre, hindi mawawala dito yung mga hair care, skin care, at mga konting makeup lang naman. So, umpisahan na natin sa pinakamabigat. Tada! Ito na nga yung Chubaki na Premium Moist Refair Shampoo and Conditioner. Isang set na to. Isa talaga to sa madalas na nakikita ko ng mga binibili ng mga nagpupunta sa Japan. Kailangan natin itong matry. Based nga dun sa mga review nito, super moisturizing, smoothing, and okay din to sa may mga dandruff and itchy scalp na yun yung problema ko talaga sa aking hair. Ang dami-dami ko na talaga na natry ng mga hair products, pero try natin to. E di kapag nag-work, tara go tayo sa Japan, bili tayo nito ng marami, mag-hoard tayo. Charot. Ito yung shampoo. Amoy muna natin. This is 490 ml. Ang mahal nito dito, guys, eh. Mabas. Yan siya. Iniisip ko kung saan ko siya naamoy, pero parang familiar na sa akin yung scent niya. Anyway, tsaka ko naisipin kung saan ko naamoy or anong scent yun, pero parang candy siya. And ito naman yung conditioner. Marami tong mga ano eh, bar yan. Pero ito yung aray ko. Ito yung madalas na talagang binibili. And next, sa rin to sa mga nagtitrend. Itong Fino Premium Touch Hair Mask. Nakaset na ata to. Yan, naka-plastic siya. Isa talaga to sa mga nagbabiral na Japanese product. Maganda daw to sa mga damage and dry hair. At sa mga nakakaranas ng hair loss dahil meron siyang royal jelly. Ayun, so kailangan ko rin to. Tapos meron siyang kasamang anong tawag dito? Ang hilod. Meron din siyang kasamang mga trial pack. Ayan. So, buksan natin. Pag ito hindi pa gumana sa buhok ko, ewan ko na lang. Kailang pa rin sa talaga ako bisang shampoo, conditioner, hair mask. Ewan ko siguro dahil aging na tayo siya na start. So, ito yung kanyang okay. So, yung kasama pala niyang pre is Chubaki. Ayan, Chubaki Moist and Repair Shampoo yung kanina. So, meron siyang pre na ganito. Ilan ba to? Ito yung pre niya. Isang Chubaki shampoo, isang sachet, at saka isang sachet ng conditioner. So, yun yung pre niya. Tsaka tong neck or mesh, yung tawag dito. At ayan, meron pa siyang pa-pre na sticker. Welcome to Japan. Senka Japan exclusive sticker. At syempre, hindi naman natin ito maiintindihan unless i-Google Translate natin. So, tingnan natin yung loob niya, guys. Amoy salon. Alam mo yung para kang nagpunta sa salon, ganun yung amoy niya. Thick, gooey yung texture niya. Ayan. Ang bango. Ito yung ano, tipong tatagal talaga yung scent niya sa buhok mo. Ganun yung mga atake niya. So, nakaka-excite gamitin. Gusto ko nang maligo. Kahit kaliligo ko pa lang. Char.
Yung next natin, ito talaga yung punteriya ko talagang bilin doon. Tagal na. Available din naman ito dito sa Pinas, pero ang mahal. Nasa 200 plus pesos. Siyempre, dahil kuripot ako, nang hinayang ko bumili ng ganun kamahal para sa isang hair styling stick. Itong Matomage or Matomage, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Correct me if I'm wrong. Dalawa to, pero isa lang yung napabili ko ito sa friend namin. Ginamit ko na to kasi excited nga ako. Ayan siya. Color blue, ito yung stronghold. Available din siya in color pink, yun naman yung regular. At maganda to kasi sa mga baby hair. Ayan, nilagyan ko yan eh kasi nagtatayuan dyan yan. Sa mga flyaway hair. Iba talaga yung quality niya. Hindi kasi siya yung pag-inlaid mo. May makikita ka na nagbubuo-buo dyan na white ganon. Hindi siya ganon. Tsaka hindi siya matigas. Madali siyang banlawan. Maganda yung pagkakakapit niya talaga sa hair mo. Gamit ko na kasi dito sa may bangs ko. Nang umaten ako ng foundation dun sa anak ko, syempre may mga games doon, ganyan. Nag-parade pa kami. Para nasa isang lugar lang siya, kahit tumakbo pa ako. O, ano pang gawin ko, di ba, maghapon. Andun lang siya, hindi siya gagalaw. Sobrang worth it nito. Kung kakaroon ako ng chance makapunta dun sa Donki, talagang dadamihan ko na siya dahi. Mas cheaper talaga yung presyo niya. Syempre, imported kasi dito, kaya mas mahal. And nga pala guys, kung sakal magkaroon ka ng chance na pumunta dun, tingnan nyo yung mga item na merong one best-selling product nila, yung mga number one, yung mga nire-recommend nila. Diba nakakatulong sa mga mamimili kung may mga ganyan. Kasi syempre, ibang bansa. So, tandaan nyo yan kung pupunta kayo doon. Sana all pupunta doon. And then, tapos tayo sa hair product. Ngayon naman ay punta tayo sa skincare. Naturi or Naturi. Feeling ko Naturi kasi papunta na sa natural. So, sige, Naturi na lang. Hato Mugi Skin Conditioner. Conditioner lang yung tawag, pero this is a toner. This is 500 ml. Isa rin talaga to sa mga viral Japanese product. At must-haves talaga. Actually, hindi to sa akin, sa daughter ko to. Nagamit niya na to, and according to her, maganda siya sa mga dry patches. Kasi nakaka-moisturize talaga siya. At hindi siya sticky. And hydrating talaga. So, ayun. Para lang siyang water, di ba? Matagal na itong magagamit kasi ang dami. Hindi mo naman kailangan ng sobrang daming product ilagay sa mukha mo. So, na fragrance naman siya. At yun ang gustong-gusto ko talaga sa mga skincare. Yung sobrang mild to walang amoy. Ganun. And syempre, hindi ako magpapakuloy dahil ang binili ko naman sa Naturi na brand ay itong Hatamugi Skin Conditioning Gel. This is moisturizer naman. 180 grams. And ayan guys, nakita nyo yung number 1. So, ibig sabihin, ito ay isa sa mga best-selling Japanese product. So, huwag yung kalimutan pag pupunta kayo ng Japan, libre nyo ako. Tsara. Actually, all-purpose moisturizer siya. Kasi pwede siya sa face and body. O, diba? Saan ka pa? Parang ayoko ito tanggalin. Gusto ko lagi nakikita yung number 1. Eme. As usual, wala rin siyang amoy. And that is very, very good. So, this is a gel type. Excited na akong gamitin. Pero matagal-tagal ko pa siyang magagamit. May ginagamit pa kasi ko, sayang naman kung i-stop ko. Pag naubos, ito na yung gagamitin ko. Maganda daw to sa mga hyperpigmentation. And also, itong product na to ay nakakatulong din sa mga redness. And next, another skincare product. Yung talagang pinteriya ko talaga doon. Itong Milano ZZ Brightening Lotion. Lotion or conditioner ang ibig sabihin sa kanila is toner. Ayan. Pero iba pa syempre yung lotion sa body ha. As you can see, meron siyang letter C, vitamin C. Ito talaga yung top 1 sa listahan ko nung nagpabili ako kay daddy. Kung uuwi lang, hindi mo to dala. Kaya nga, naloloka na ako sa hyperpigmentation ko. Gusto ko na siyang mawala talaga totally. Kaya kailangan ko talaga ng vitamin C. Pinair ko siya dito sa Milano CC Essence. Itong dalawa na daw ito magka-partner. To reduce the hyperpigmentation, dark spots, ganon. May isa pa itong variant, yung parang silver lang yung dito niya.
But itong isa kasi, marami siyang mga ingredients na mas need ng skin ko. Mas mahal daw siya ng konti dun sa regular. So, yun. Let's see kung makakatulong to sa aking problema. Pag nakatulong talaga to, sinasabi ko, mag-word ako, charot. Ginagamit ko tong vitamin C sa morning lang. And then, nag-sunscreen lang ako. And then, next up ito tayo sa skincare. Punta na tayo, syempre. Skincare pa rin naman kasi ano to, sunscreen. This is Skin Aqua Tone Up UV Essence. Ayan. With SPF 50 plus PA plus, depend against a UV light and bring out your skin's translucency. Ayan. Malaki. The usual scent ng sunscreen pero mas lighter. Sa later ang gagawin ko para maintindihan ko yung mga nagsulat dyan, i-Google Translate natin. Magmati yung pahirapan ng ating mga bantay, ano? Obsessed tayo sa sunscreen. Isa pa akong pinabiling sunscreen. Ito naman ay Can Make brand face and body sunscreen with SPF 50 PA plus. Ang dami niyang mga kinemerot dyan. I-Google Translate natin yan. Ang cute ng packaging niya. This is 40 grams. Ang cute talaga ng mga packaging ng CanMake. Pati yung mga makeup nila, mga lip product nila. Sobrang cute ng mga packaging dahi. CanMake Mermaid Skin Gel UV. Ba't kaya may mermaid? Hindi kaya magiging mermaid ako after. Char. Tsaka may mga mermaid siyang design dyan, drawing dyan. Nagustuhan ko talaga sa kanila ang lalight ng mga amoy nila. And next, itong Sana. And this is for under eye. Mga panda eyes dyan, kaka-K-drama ito. Kailangan ko rin to kasi marami na akong puyat. And then, ito talaga, isa rin to. Ang tagal-tagal lang itong trend dito sa Pilipinas. Gamit ng mga artista, ng mga celebrity, ineme. Maganda to sa mga tired eyes or kung nagda-dry, makate ka. Itchy yung eyes nyo, may redness. Na-try ko na to eh kasi na-excite ako. Siyempre, excited naman ako lagi. Unang patak, tulog. Charot. Unang patak, ano siya, ang lamig niya. Tama yung sinasabi nila, hindi siya maangahong or hindi siya masakit sa mata. Ano siya, malamig siya sa mata. Yung mga tired eyes niya talaga magigising. Yan siya ha. Isa lang to kasi hindi niya makita yung pink na variant eh. Mas mild yun. Ito kasi mas strong yung pagka-cooling niya. 1 to 2 drops lang sa per eye. And syempre, amoy menthol. Ayan. Kailangan tiperin natin to kasi isa lang to. Pwede naman mag-repurchase dito sa Pinas. Nga lang, mas mahal. So again, dahil nga imported, kaya mahal. Tama naman yun. Kasi naman isa lang yung pinabili ko. And next, punta naman tayo sa konting makeup lang naman to. Actually, napabili ko lang for me is itong lip balm. Kasi may talaga ako sa lip balm. Itong CanMake na Stay On Balm Rouge. Number 16. Retractable siya. Gagamit ko na rin to. Dahil excited niya ang tita niyo. Ang sarap nito i-glide, guys. Saka ang sarap niya sa lips. Para kang walang suot. Napaka-moisturizing. And super comfortable siya sa lips. Ang color niya is brownish. Na may pagka-konting red. Ganon. And then next, from CanMake din. Itong mascara. Quick Lash Curler. Sobrang cute ng kanyang applicator. Napaka-thin. Ayan. Parang sakto lang sa pilik mata kong napaka-nipis. Napaka-ikli. Color black. So, ayun lang yung binili ko na mga inarte ko. The rest sa mga anak ko na to. Herewin Make Smooth Liquid Eyeliner. Kasi ma-liquid eyeliner sila, te. Ang hilig ng mga anak ko sa eyeliner. Kinuha ko kasi to kanina sa makeup kit niya. Ilan yun, eh. Parang mga 5 o 6 yata yung nakita kong eyeliner. Ibang brand, mayroong Beer and Beast, may Pink Blush, may ano po ba yung iba? Basta, ayan yung tip niya, oh. Color block. Ganda. Ano to, eh? Waterproof. So, hiramin ko na lang ito. Tada! Diba? So, next sa mga anak ko pa rin, itong CanMake na Cream Cheek or Blush. Yan yung color niya, parang pink lang. Mayroon pang isa itong from Cezanne brand, Natural Cheek. Parang siyang coral pink. Kanyang shade. And then, itong Cezanne na highlighter. Ganda rin brand itong Cezanne actually. May mga napanood rin akong review about sa Cezanne. And then, ano itong naman? Yung kanina, yung
drops. Minaligaw na rep magnet at itong Osaka. So ayun na yun lahat guys. Sa mga susunod kong vlog ay i-share ko sa inyo kung ano yung thoughts or opinions ko about dun sa mga product na pinakita ko sa inyo. And that's all for today's video guys. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo. See you on my next one. Bye! Are you listening? Damn. Yeah.